Pero Manoy, siyempre gusto ko din malaman ng mga subscriber mo at saka mga viewers mo na of course, I'm very thankful kasi kung hindi dahil sa iyo kay Manoy Ariel Avila sa Certified From D, hindi ako magkakaroon ng mga customer. Yan ang katotohanan. Mm-hmm. Dahil po talaga yun sa iyo, Manoy, at saka sa pag-vlog mo. Naku, na-touch naman ako. Naiyak na naman tuloy. Totoo talaga yan, Manoy. Dahil sa iyo, yung hirap at pagod ko sa paghahalaman, nabigyan na ng halaga ng saysay. Kasi binibigyan mo ko, Joy, dumaan ka dito kasi may bibili ng halaman. Sa tagal-tagal ko na naghahalaman, oo, hilig ko yung paghahalaman, pero ngayon ko sobrang na-enjoy kasi nagbibigay din pala to ng pera. Manoy, super dakula, kaya kaalim. Ang laki-laki naman yan. Tapos double? Nahirapan ako yan magdala sa mundo. Oo. Ako paano, lang... paano mo nakuha? Sa kahoy? Sa kahoy yan doon. Kasi yung pinuntahan naming farm, malaki. Tapos marami mga puno. Ngayon, inaalis pala to doon, tinatapon lang sa tabi-tabi kasi hindi na kailangan. Parang ano na lang siya, nakakasagabal na siya doon sa paglago ng kahoy. Ngayon sabi ko, napansin ko siya agad, sabi ko, sir, hindi ba po to kailangan? Kasi pwede po ba siyang mahingi? Mga ka-Promdi, miss nyo na ba yung garden ni Plantita Joy? Ako miss ko na, kaya gustong-gusto ko na siya makita, kaya ngayon pupuntahan ko siya. Sumilip na ako doon sa likod, nagpaalam ako sa kanya na pupunta ako. Sabi niya, sure. Kaya, ang tagal-tagal ko hindi nakikita yung garden niya simula nung magkaroon ng matapos yung bagyo. 3 months ago, or magpo-4 months na nga, hindi ko na nakikita yung garden niya, kaya... Ngayon, excited ako na pumunta kasi sabi niya sa akin, pagpupunta siya dito sa Kubo, napaka improvement ng kanyang garden. Sabi niya, tinanong ko siya kung pwedeng makita. Sabi niya, sige, punta ka dito. Kaya ngayon, pumunta ako ngayon. Nakaka-excite kaya. Namimiss ko yung mga crotons niya na makukulay. Yung sa pagpasok mo pa lang, makikita mo na kagad yung napakagandang mga crotons sa kanyang entrance sa my gate. Kaya tara guys, puntahan natin si Plantita Joy. Pasyalan natin yung kanyang garden. Medyo malayo yung bahay ni Plantita Joy sa kapag dito dumaan sa mismong kalsada. Pero nandun sa likod, parang shortcut dun. Kaso sarado yung ano, mayroon daan dati pero sinarado na yata kasi ginagawang mga shortcut ng mga nakatira dito kaya sinarado niya yung gate niya dun. Ito yung daan papunta sa bahay nila. Joy, medyo napalayo pag nandito yung dadaanan kasi nandun lang sa likod namin. Kaya lang sarado. Ito na. Ang ganda. Pati yung saging niya napakataba. Pagpasok mo palang dito, papasok na yung magandang vibration sa katawan mo. parang shanted, no? Hello! Tao po! Joy! Andito na ako! Kaprom din talagang naamis ako masyado sa kanyang garden na napakaganda. Yung sisilipin mo lang siya sa gate yung makulay na mga dahon, makikita mo na kagad na sumasalubong yung napakagandang mga kulay ng kanyang garden. Joy! Hello! Siguro nagdidilig ng halaman. Ito, papasok na nga ako. Talagang napakaganda talaga dito. Talagang yung iba yung vibration ng pag pumasok ka dito sa kanyang garden. Iba yung mararamdaman mo kasi talagang napakaganda. Napakalawak, tapos puro makukulay. Joy! Hello! Wow, ang ganda. Talagang pinaganda ng Plantita talaga siya, no? Napakaganda ng kanyang garden. Pang walang sinabi yung mga garden niya sa Ayala, Alabang, sa mga magagarang subdivision niya sa Metro Manila. Napakaganda ng garden dito pag pumasok kayo dito. Talagang ma-amiss kayo. Parang garden ng isang prinsesa. Ni Prinsesa Joy. Napakaganda. Ayun ka, Promdi. Wow. Nakaka-amiss. Soko na ako. Siya na ang pinakamagandang garden dito sa
buong gubat. Napakaganda ka, prom. Di talagang nakaka-amaze. Ayan, no? Ayan, andyan na si Plantita G. Pero gusto ko, ano, magdidilig na muna siya ng halaman kasi, ano siya, parang taginit na ngayon, parang 3 days na umiinit dito after nung 3 months na ulan. Ato 3 days na mainit dito, parang nagsisimula na yung summer. Napakaganda. Para kayong pumunta sa isang tourist spot. Kahit ba yung kahit sa Baguio, kung i-compare mo sa mga garden sa Baguio, kasi yung garden sa Baguio mga parang nasa gilid lang ng kalsada, pero ito talagang ginawa niyang ano, yung compound niya punong-puno ng halaman na napakaganda, talagang nakaka-amaze sobra. Ayun. Tapos dito sa ano yung mga location niyang malalaki. Tapos kapurum din napansin ko yung napakaganda niyang croutons. Ito. Wow, ang ganda. Saan niya ka? Tinambak? Napakaganda. Dahil mo na din nagdagan. Dahil mo na ako sinakop. Ayun, nag-ano na naman daw pala siya sa ano. Sa... dumayo na naman sa ibang mga bayan para maghanap ng ano, ng halaman. Nakaka-addict talaga kaprom din yung mga ano, maghahalaman. Talagang pag nasimulan mo na, hanap ka ng gagawa at gagawa ka ng paraan para maging masunod mo yung gusto mo. Katulad dito, napakaganda talaga. Kaprom din kahit ano, ikot ko lang yung camera dito, solve na yung ano, solve na yung makikita nyo. So dito, parang iba yung, parang nilipat niya yata dito yung kanyang table, coffee table sa labas. Napakaganda talaga. Nagdidilig siya ngayon, kaya puntahan ko siya. Mas maganda yung kinakausap ko si Plantita Joy. Kasi maganda siyang, anong galing-galing niyang mag, ano eh, mag-describe. So dadaan ako dito para ano, habang papunta ako sa kanya, at least nakikita ko yung mga ganda niyang garden. Nakaka-excite yung garden niya talagang, wow. Ang laki ng ano, in-improve. Saka na, sobrang laki na nito. Hello! Good morning! Ayun, napakaganda talaga ni Plantita Joy, oh. Princess talaga yung dito sa amin. Sige na, tingnan mo naman yung garden mo. Parang enchanted garden, nakaka-amaze. Pagpasok ko pala. Kasi diba nung Bagyo, grabe yung, diba yung mga kahoy ng kantol. Ay, nawasa yung pinandidilig mo? Oo, nawasa. Sayang. Nawasa kasi ito eh. Oo. Diba nung magbagyo nung ano, bagyo nung tatlo, Quinta, Rolly, saka Yolesis. Yung mga malunggay na yan, para yan sing taas na ng ano, ng niyog, diba? Nagbagsak yan lahat sa halaman, yung avocado, yung santol, yung mga saging, nabuwal yung mga kalamansiko. Halos din mo, nag ano pa lang siya, umuusbong pa lang yung mga ano niya, yung mga sanga. Nawala yung mga halaman na yan, para nakalbo, nasunog. Para pumangit, sabi ko. Siyempre sa tatlong bagyo na yon, sobrang na nakakasawang mag-retouch ng mga halaman, mag-ayos ng landscaping, ng halaman, nadurog, nasira. Sabi ko, ipagpapatuloy ko pa ba yung paghahalaman? Kasi sobrang talaga, nakasakit-sakit na ako noon eh. Kasi halos wala na akong pahinga eh. Kumbaga, titigil lang ako pag madilim na. Sabi ko, pagpatuloy ko, wala naman ibang gagawa nito eh. Kaya di ba nakita mo, halos hindi na ako nakakalabas ng bahay o dyan sa may kalsada kasi nag-focus ako dito. Ito ang bird list ko, di ba? Tatlong beses itong na ano. Pilag ano to ng hangin ito eh. Ano ba? Sobrang, ngayon ko lang napansin ko, hindi mo tinuro, hindi ko ma-ano. Sobrang ganda ng dami-daming dahon. Ano yan, parang pinadpadya ng hangin. Nakarating dyan, nakarating doon, nakarating dyan. Sabi ko, Diyos ko, yung pinaghirapan ko, di ba? Sabi ko, ayusin ko lang ulit. Yung inayos ko naman. Sobrang ganda. Inayos ko na siya. Tapos, para siyempre, na-stress siya ng tatlong bagyo. Sabi ko, para maka-recover siya, nilagyan ko nitong palmira para medyo may lilim siya. Tama. O, nilagyan ko ng palmira. Oo. Tapos yun, inayos ko ulit. Tapos, yun, ganyan. Kaya medyo,
medyo okay-okay na. Para mas okay na nga siya ngayon, di ba? Kumpara nung ano. Medyo naging maaliwalas kasi dati parang madilim. Madilim kasi yung mga puno, matataas yung mga puno. Tapos ngayon ang liwanag, tapos nakakabighani yung para kang nasa paraiso. Kapram, di mayroong bagong paradise dito sa amin. Talagang... Grabe, grabe naman introduction. Super ano. Inaantay ko dito ni Joy Plantita, ang prinsesa ng gubat. Ano to, mambubukid ng gubat. Nakakahiya naman, baka may mano dyan sabihin yan. Ang social-social ko eh. Samantalang hindi naman. Tapos yun, ito na mga palmera ko na to. Lahat na, na ano, nabagsakan kaya oh. Pero hindi ko lang siya tinapon, umuusbong naman. Magaganda na to Manoy, pero nabagsakan to lahat ng mga puno ng rambutan. Nung ano Manoy, yung bumagyo, yung rambutan na yan, bumagsak yan dito. Ito mga naputol to eh. Naputol yan. Hindi ko lang siya tinapon. Ano yung palmira. Ano? O palmira? Sayang siya, no? Hindi ko siya tinapon. Sabi ko baka umusbong yung ano niya, yung dahon niya. Umusbong naman no, mabubuhay naman siya. Tapos parang ang gumanda yung ibang halaman ko kasi naanuhan talaga sila ng tamang sikat ng araw. Kumpara noon, kahit maulan basta kahit may konting naliliwanagan, gumaganda siya. Kumpara noon, para silang mga medyo kulang sa init, matamlay, yung hindi siya masyadong colorful, hindi lumalabas yung tunay na kulay ng isang halaman. Kaya maganda yung medyo pag mga ganito kasi ang gusto naman yan direkto sa sunlight eh. Ito mga torques ko. Lahat naman yan naubos. Lahat yan naubos. Mga bagong ano lang tutupo. Ito yung maganda yung bulaklak, no? Ito yung parang kulay pink. O pink ang ano. Ngayon lang ito, ano, tingnan mo na umaano na lang siya. Lahat yan, mani, nawas siya. Nawala yan, mga ano na yan. Ngayon, medyo ano na naman siya, oh. Panibago na naman. Kasi diba, umulan dito since nung December, halos mag-iisang buwan. Yung iba kong halaman, nabulok din, pero normal lang yun. Kasi... ganun talagang weather eh. Ang tao nga nagkakasakit, diba? Pag sobrang ulan or init. Yan pang mga halaman. May ganyan yan kasi tinutulugan ng pusa. Ayong... ito, nilagyan ko ng ganito kasi dito minsan yung pusa natutulog eh. Nasisira niya eh. Yung ganyan. Yung binigay mo mano, nagluya. Bakit? Hindi ko aram yan. Ilagay mo nilang sa ibang lalagyan. Adaw. Kasi ano, parang baka matigas yung lupa. Binubuo ka lang, walang hukwama, no? Oo. Kasi hindi maganda yung lupa dun sa amin, di ba? Parang ano, matigas. Ito naman yung matigas. Mga ano ko ng bigonya, ayan. Bigonya. Marami tong dahon na laglag, mano. Hindi ko lang alam. Siguro pag sumisikat yung araw, umiinit yung plastic. Pero yung dahon, ilagay mo dyan, tutubo la siya. Oo. Dahon? Dahon lang. Basta nahulog yung dahon niya, tutubo. Ayan, tapos ito na lang, marambong na kota. Ay, malago na siya. Oo, ang ganda. Ito yung mga galing sa'yo. Ayan. Diba? Maano na din siya. Kay mga ano na yan dyan. Tapos yung iba, diba nabilhan ako ni Ma'am ano, Melody Tabliso. Yung binili ko ng mga paso. Yan, mga ano ni... oh, grabe ka-prom di grabe yung in-improve ng garden ni Plantita, Princesa Joy. Hindi naman. Bili ko to doon sa Dobo. Kasi yung sabi ko, yung mga pinagbilhan sa akin ng halaman, ang purpose ko talaga noon, makabili din ng mga paso at saka yung ibang halaman. Marami naman ako nabili yung mga ibang halaman na doon lang sa unahan yung mga Calathea. Tapos yung mga crotons ko na doon sa harap ko ng ano. Tapos yung iba kong kulis, ito sabi ko sa'yo, Mano, yung nagaganito yung mga dahon niya. Oh, may uod na naman nga, oh. Ayo. Meron na akong nakita niya sa guwa. Guru. Ano na iho? Kaliong ko daw. Hinagad ko 'yan sa napahon. Oo. 'Di ba sabi mo hingi ka ng pang-spray doon? Hindi man ako nakapunta sa room busy ako kahapon. Padala naman ako ng halaman kay Ma'am Pel. Ano, sa Pasamonte. Oo, yung si Madam. Oo, si Madam. Ngayon, ano siya, pinadala ko na kahapon yung halaman niya. Sobra nga yung binayad niya. Medyo nagsobra lang siya sa konti sa shipping, $2.90. Binalik ko din naman sa kanya. Sabi niya, huwag mo nang ibalik. Sabi ko, hindi, kukunin ko talaga yung tamang saktong bayad doon sa mga halaman ko. O kung mag-exist man sila doon sa padala nila, sabi ko, kahit ano mangyari, ibabalik ko yung kasi hindi na yun sa akin. Eh, ayun ka from din narinig niyo yun. Legit yung ano dito pag bibili ng halaman kung para kung bibili ka sa Shopee, sa mga ibang online website, Lazada. Dito na kayo bumili kay Princesa Joy kasi ay nagkakamali kasi ako Plantita Joy. Kaya dito na lang kayo bumili kay Plantita Joy kasi nakikita yung mukha ng seller. Talagang hindi kayo lulukuhin. Tapos syempre
sisitain siya ni certified firm din. Correct. Oh, nakakahiya naman eh, di ba? Tapos nakikita yung mukha ko, nakikita yung mukha niya, tapos mandadaya. Kaproblema ano, ani si Joy magbenta, si Plantita Joy. Kaya kung bibili kayo through online, si Plantita Joy kukontakin nyo. Kasi ano, kasi yung tiwala, hindi yung nabibili ang tiwala eh. Yun lang sa atin, kagaya ko, malayo, yung mga bumibili, hindi mo talaga kilala, hindi rin ako kilala personally. Mm-hmm. Ang puhunan natin dito, yung tiwala nila, yun ang kailangan ingatan natin. Kasi hindi kayang bayaran yun eh. Mm-hmm. Once na masira ka ng isang beses doon sa customer mo, pwede magkwento yan. Eh, wag ka doon. Alam mo ba, may YouTube channel din yun, search mo, manluloko yun din, napahiya tayo sa buong mundo. Diyos ko, isa lang ang mukha na to, tapos mapapahiya pa. Maroon ka palang ano, YouTube channel. Yeah. Misa na pa, na ano ko yung ano, yung... Maliit lang mana yun. Oo, okay lang. Mumunti lang, Sinasabi nung ano, ano pala, si Joy Plantita pala, may YouTube channel. Di ba siya yung friend mo? Sabi ko, oo. Sabi ko, sabihin ko sa kanya na ano, sabihin mo yung YouTube channel mo para kung may kailangan kayo, gusto nyo bumili ng plants, kung gusto nyo, or kalatea, mga naka-ano na yan. Naka-ready na yung mga pangbinta ni... Princess Plantita Joy. Diyos ko, Plantita lang. Nakakayang may princess. Diyos ko, hindi naman princess. Manoy. Ayan, ka-prom day. Ready na yung mga ano crotons ni Plantita Joy. Ready to sell na siya. Pero pwede, nagbibinta naman siya ng mga ano cutting. And rooted. Rooted ano plants. Ayan, napakadami niyang ano. Yung ipapisirong ko naman. Tamainit baga kita. Oo. Saka, mayroon din siyang mga rare. Mga rare na crotons, kaya lang, siyempre pinapalago niya pa. Nandoon yung sa harap. Oo. Ano na yan dyan. Doon lang po mag-message yung gustong bumili ng mga halaman, cutting man po, or mga rooted or stable na halaman na siya. Doon po sa MJ na Grandpa Channel. Mabilis lang po makuha yung kasi MJ, kasi Maria Joy. Mm-mm. Para hindi na masyadong mahaba yung pag-ano. Di sinorkat ko na lang siyang MJ na Grandpa Channel. Uh-huh. At saka ina-upload ko din yung mga simpleng video, mga konti-konti lang na mabilisan kasi wala pa tayong gadgets na maganda. Uh-huh. Para na makita din nila yung totoo yung halaman ko. Uh-huh. Para pag may bibili kasi, para magkaroon sila ba ng assurance na hindi siya lilulukohin, yung secure ba yung ano nila, yung pagbili nila. Sabi ko, pakicheck na lang po doon sa MJ na Grandpa Channel. Uh-huh. Kasi ang hirap bagamano bumili online. Ako nga, ang dami kong gustong halaman na nakikita ko through online. Sa Mindanao, sa Bisaya, ang mumura ng mga halaman. Pero pag once nag-message kasi ako, hindi ako masyado ini-entertain. Parang hindi ako ginaganahan. Parang feeling ko, makakarating kaya yung halaman sa akin. Parang hindi ka ba nagiging panatag na yung papadala mong pera doon ay makakarating yung halaman sa'yo. Kaya sobra din sobrang hirap maghanap din ng mabibilahin mo online na alam mong mapagkakatiwalaan mo. Kaya yung mga bumibila sa akin, sobra akong thankful, natataps talaga ako na sa ano, nagtitiwala sila sa akin. Kasi yun na lang yung puhunan ko eh. Sa tagal-tagal ko na naghahalaman, oo, hilig ko yung paghahalaman, pero ngayon ko sobrang na-enjoy kasi nagbibigay din pala to ng pero. Diba? Ang tagal-tagal ko na naghahalaman, wala nga ka-appreciate. Wala nga ka-appreciate ngayon. Nakakabili ako ng paso ng ibang mga halaman. Dahil din sa mga customer kong bumibili, gusto ko may souvenir. Ayoko sa pagkain. Kasi pag inano mo, wala na eh. At least ito, ibibili mo ng mga paso, ibibili mo ng halaman, may souvenir. Lahat naman yung nagbumili sa akin, isabihin ko na ng manager ha. Unang-una bumili sa akin si Ma'am Belma Villanueva, binili ko rin yun ng mga paso. Tapos naman si Ma'am Christine Tungkutot, binili ko din yun lahat din ng mga paso at saka halaman. Ang sunod naman si Sir Danilo Solis, binili ko lang din yun ng paso at halaman. Tapos naman si Ma'am Melody Tabliso. Ito na, yung binili ko kay Ma'am Melody Tabliso, mga binili niya sa aking halaman. Ito na yung mga paso. Tapos naman kahapon, yung cleaning kong padala ni Ma'am Bel Pasamonte, nandiyan pa, hindi ko pa, kasi mamaya pupunta ako ng Goa doon sa binibila ng halaman. Kasi mayroon doon magandang halaman na parang na ano kong ano yan, mura lang. Kaya ka-prom di kapag kasi, may ano, mas maganda yung direct na kay Plantita Joy kasi hindi naman kami palaging nagkikita. Opo. So, yung bahay niya nasa likod ng ano, kubo ko. So, iba naman yung way niya kasi yung ano ko, yung nandun lang ako sa kalsada. Minsan, dito rin siya dumadaan sa likod kaya hindi ko siya nakikita kaya hindi ko na rin napapaabot. Pero, in-screenshot ko naman yung ano, tapos sinasabi ko sa kanya na may ano, gustong bumili ng plants. But mas maganda kung direct message kay ano, MJ Magrampa Channel.
nagrampa. Nagrampa. MJ, tapos, nagrampa talaga pag willing talaga silang bumili na gusto nila makarating ng maayos. At talagang yung binili nila, makakarating sa kanila, ayon doon sa binayaran nila. Mm-mm. Huwag nang magdalawang isip siguro. Dalawang isip na mag-message na lang din doon sa aking Momonting channel. At bago ko pala makalimutan, gusto ko rin magpa-thankful doon sa 96 na yata yung subscriber ko. Grabe, 96. 96 subscriber ko. O, binabanggit sila, sabi niya, ano, kuya, mayroon palang ano, channel si ano, Plantita Juice. Ko, oh, mag-subscribe kayo. Thank you, Manoy, ha? Pero Manoy, siyempre, gusto ko din malaman ng mga subscriber mo, at saka mga viewers mo na, of course, I'm very thankful kasi kung hindi dahil sa iyo, kay Manoy Ariel Avila sa Certified From D, hindi ako magkakaroon ng mga customer. Yan ang katotohanan. Mm-hmm. Dahil po talaga yun sa iyo, Manoy, at saka sa pag-vlog mo. Naku, na-touch naman ako. Naiyak na naman tuloy. Hindi, totoo talaga yan, Manoy. Dahil sa iyo, yung hirap at pagod ko sa paghahalaman, nabigyan na ng halaga ng saysay. Kasi binibigyan mo ko, Joy, dumaan ka dito kasi may bibili ng halaman. Tapos i-chat ko naman, i-entertain ko naman. Tapos bumubili sila. Dahil yun sa'yo, Manoy, totoo yun. Bakit sino ba naman magre-recommend sa akin ng customer dito? Di ba wala naman? Mm-hmm. Dahil yun sa ano, sa effort mo, yung effort mong blinag mo tong garden ko. Tapos marami ka naman ng subscriber, almost 30,000, mga viewers mo. Kaya ako, natulungan mo talaga ako, sa totoo lang. Mm-hmm. Malaking tulong yung pag-vlog mo na magkaroon ako ng mga buyer ng mga halaman ko. Nang sa ganun naman yung pagod ko, masuklian, at the same time, makabakal ng mga paso at ng mga halaman. Sa mga viewers ni Manoy Ariel Avila, sa mga... Abelia. Abelia ba yun? Kay Manoy Ariel Avila. Sa mga viewers niya, sa mga subscriber niya, baka po pwede makahingi din ng maliit na favor na please... Mag-subscribe din po kayo sa aking channel para yung mga iba ko pong plant na binibinta, makita nyo din po doon. Kasi si Manoy po medyo malayo din yung bahay sa akin. Minsan lang din kami magkita pag napapadaan lang ako. At saka parehas po kami busy. Kaya makikiusap din ako doon sa mga supporter ni Manoy na baka mabigyan ng konting time lang na magpindot nung bell, mag-subscribe at magpindot ng bell para updated din doon sa mga susunod ko pang video na i-upload. Saka kung gusto yung bumiling halaman, direct message na. Oo. So kasi pag sa akin, ano... Medyo matatagal lang kasi tayo nakikita agad. 80% or 50% na hindi ko masasabi sa kanya. Pero pag sa kanya, 100% ang mababasa niya. Kaya i-entertain ko agad. Kasi ang customer, laging dapat i-entertain mo yun eh. Uh-oh. Kasi sila yung, ano mo, sila nga yung hinahanap mo. Uh-oh. Customer. Kasi, di ba, malaking tulong na din yun para maka-earn tayo sa buhay, sa sobrang hirap ng buhay ngayon, pandemic. Maraming nawala ng trabaho. Tulad ko, di ba, nag-try ako mag-business. Hindi naman nag-click kasi nag-pandemic. Kumbaga, bumabangon ako ulit ngayon. Ito, nag-ahalaman, nag-uukay-ukay. Kumbaga, ang daming mga ginagawa. Uh-oh. Kahapon yun, di ba, pumunta ako ng tinambag. Uh-oh. Ang purpose ko talaga noon, kasi na-invite akong mag-joyride doon, bumili ng mga tuyo. Uh-oh. Pero mahal din, parang hindi pwedeng iyong ibinta mo, iparesell mo ulit, hindi pwede. Eh nakuha ko na lang yung malaking bird nest, saka yung krutos. Diba nakita mo yung super ganda? Ganda. Wala niyan dito, nakita ko dumaan. Sabi ko pagbalik ko, hindi ako papayag umuwi ng Laguna, hindi ko yung dala. Bumalik talaga ako, sabi ko, mabuti nila, mababait yung may mga ari, matatanda. Binili ko yung isang haba na yun. Binili ko yung sabi ko, ma'am, pwede po kahit maliit lang na sana niya makabili kasi sobrang ganda talaga. Red na red yung pagkaano niya. Kaya pinagbigyan naman ako. Sulit naman yung pagpunta ko ng tinambak. Kaya again po sa mga subscriber ni Manoy at viewers, please subscribe man po kayo sa akin channel. Alam ko po hindi pa yung ganun kasikat at nasa 90 something pa lang yung mga subscriber ko. Pero para naman po, lalo akong ganahan. Kasi diba yung nagsusubscribe at nagko-comment, yun ang nagpapa-inspired sa atin para lalo tayong ganahan sa ating ginagawa. Para, lalo tayo din na-inspired na gumawa din ng mga isi-share nating video na feeling natin makaka-inspired din sa kanila, diba? Makaka-inspired sa kanila, yung makakakuha din sila ng idea sa mga ginagawa natin. Yung parang ganun, yung may kunti tayong ma-share sa kanila. Mm-hmm. Kaya tayo, yun naman purpose natin, di ba, Manoy, pag nag-vlog tayo. Tulad ko, sabi ko nga, di ba, ayaw ko na mag-vlog kasi wala naman akong cellphone na maganda. Wala naman yung gimbal na sinasabi mo, yung tripod. Wala naman yung camera ko, mabilis mag-full storage. Minsan nga, nagsasalita ako, super bilis. Kasi, makakat na lang eh. Mahinito na lang yung video, wala ka malang paalam.
Daldal ka ng daldal, yung pala hindi naman nare-record. Wala na, kaya sabi ko, mabilisan lang. Tapos ang purpose ko talaga doon sa channel ko, para yung gustong bumili ng halaman, doon ko na lang din i-ano, makikita nila doon. Mm-mm. Pag inano ko, pag in-upload ko siya. At mm-mm, may nakakakita naman. Thankful sa mga nakakita at sa mga nag-subscribe, sa mga nagko-comment. Uh-huh. May nag-a-advise din sa akin, palakihin ko daw yung video kasi malisang. Sabi niya, ayaw, dapat paano? Dapat naka-landscape. Ganitong ginagawa. Ay, ganun kasi ako patayo. Ganun. Dapat pala, hindi patayo. Uh-huh. Sabi niya, pwede po, ano, palakihin daw yung video. Sabi ko, siguro dapat naka-ganun yung shelf. Naka-landscape, oo. Ngayon, Portrait kasi yung ginagawa mo. Portrait yung nakatayo yung camera. Pag landscape yung nakaano. Natutuwa naman white. Ako doon sa mga nagpupuna para, ibig sabihin, gusto rin nilang makatulong sa akin, di ba? Yung pinupuna nila na ganito. Tapos, yung kagabi nga may nag-PM sa akin na sabi niya, yung mas mabilis daw patubuin yung mga markot ng croutons kaysa cutting. May mga nag-a-advise din sa akin. Tapos sobra din ako na-touch doon kay Ma'am kay Ma'am Phil Pasamonte kasi chiner niya yung video ko. Tapos kay Ma'am Melody, pinapanood niya talaga yung video ko doon sa TV nilang malaki. yung video ko sa Alokasya. Kaya, nakakatawa naman. Konti lang yung mga subscriber ko, pero feeling ko, mahal din nila ako. Kaya mahal ko din sila. Kaya nahalaga din yung mga comment nila. Nire-reply lang ko yun agad, Manoy, kahit madaling araw. Ngayon, ito naman yung mga ano ko. Diba yung mga bumibili? Ito binili ko ito pag may bumibili sa akin ng halaman. Iba ito, Manoy. Ito parang ano to eh, ning horn, croton horn ito eh. Cutting lang yun din na bili ko kasi ayaw niya ng ano, mga ano kasi bago pa lang. Mm-hmm. Kasi yan, nadagdag yan, iba talaga yan. Ibang klase rin yun. Mga nadagdag yan, Manoy. Yan, ang lalaki ng mga paso mo. Tapos yan, nadagdag din yan kaso nasunog, yung buhay na sana yan. Siyempre, di ba sobrang ulan. Oo. Tapos iinit. Mag-a-adjust na naman yung dahon niya. Oo. Ito yung nabili ko to nung bumili ng halaman sa akin si Ma'am Christine. Mm-mm. Ito talaga ang binili ko to malalaki kasi ang croton ay lumalaki. Mm-mm. Pag maliit yung nalagyan, maliit lang din ang croton. Pag malaki, lumalaki rin siya. Ang purpose ko, Manoy, bakit nakapaso? Uh-oh. Kasi para removable siya kung gusto ko siyang i-design doon sa kanto na yun, may lalagay ko. Tapos iba to, Manoy, ito din mga nadagdag. Ito, iba yan. Iba ito. Kulay pink to na, nagkukulay pink. Ganyan lang siya, Manoy. Tapos ito, nadagdag din niya, nabili ko din yan saka itong maliit. Yan. Nadagdag ko. Ito, nabili ko lang ito ng isang araw doon sa Goa. Nadagdag din yan. Ito yung halikimana dito. Ito pa sa... binigyan niya akong ganyan dalawang ano putol. Tapos ito, bago din yan. Bagong dagdag yan dito sa mga collection ko. Tapos, yun yan. Bago din yun. Teka, na-intriga ako dito sa croutons mo na to. Ano to, rare? Yeah, of course, rare. Galing daw yan Thailand. Ano yan? Yellow apple. Croton yellow apple. Croton yellow apple. Napakaganda. Kasi yung ano niya, nakaka-intriga yung dahon niya, bilog. Pang-paswerte yata yan. Magkano bili mo nito? Mahal yan, man. Ang mahal. Nung nagtanong ako, sa parang 700 yung ano. Ang mahal pala nito, ka-from day. Nung doon sa market namin, 700 pesos yun. Ang tagal pang tumaas. Oo. Tapos, ayan, bago din to, nakadagdag din to sa ano ko. Ayan, mga bago din yan. Parehas lang din. Maganda rin, maganda yan, oh. Tapos, ito, nadagdag din ito. Ayan, ayan. Tapos, ayun. Oh, napakaraming nadagdag croutons din ni Plantita Joy dito. Ready to sell na talaga. Nakita nyo yung ka-prom day. Ang gaganda ng mga croutons niya. So, ilang variety na kayang croutons mo? Almost 50 varieties, I think. Yung ka-prom day, 50 varieties yung croutons ni Plantita Joy. Kaya, pwede kayong, pwede na kayong mag-direct message kayo sa kanyang channel para ma-entertain kayo kaagad. Okay, kasi pag sa akin, mahirap eh. Tapos ito man yung mga kalateya ko na bili din. Ito yung mga nadagdag. Yung kalateya mo, ilang varieties ng kalateya mo? 23 varieties. Kasi tulad nito, ito yung bago ko naman, kalateya El Gras. Kalateya ba yan? Yeah, kalateya. Ay, yung sinasabi mong ano, yung rear? Yeah. By the way, ito, inano ko to, sinerge ko na tong mga kalateya. Lahat ng kalateya ko, lumabas na rear doon sa vlogger ng taga-ibang bansa. Ito yung kalateya, rattlesnake. Ito yung pinstripe. Ito yung exotica. Ito yung bluegrass. Ito, Argenti ata to eh. Ayan, maganda yan. No? Argenti. Ito, silver baga to, Manoy. Kalateya, silver. Hindi ko lang ma-identify. Yan yung nakuha sa ilog natin. Yung sa akin namatay eh. Ito yung kalateya Severina. Kalateya Peacock ba yan? Ito yung kalateya Vela. Rare ito talaga, so far. Kalateya Vela. Rare yan. Dalawa pa lang ang dahon eh. Tapos, may, Manoy. May ano na. Ito naman kalateya Leofordina. Tapos, itong kalateya silver black. Meron na rin ako. Ito, hindi ko ito ma-identify.
Eh, isa na yan. Tapos, ito, Calathea, ano to, Lutea. Calathea, Lutea yan, Manoy. Yung ano na yun. Pang mayaman talaga mga halaman ni, ito, ano, Calathea, pretty. Nakalimutan ko, pero na-vlog ko na kasi to na pop, may mga four pangalan din nga yan ang lagay. Maganda rin siya, no? Mm-mm. Parang kamukha ng Sabrina na yun, si Verena. Ang kaibahan nito, puti yung likod. Mm-mm. Ito, medyo dark. Mm-mm. Tapos ito yung bago ko itong bili, mga ganito. Pero nung isang araw lang yan, saka ito, bago din to. Nung isang araw lang din to na ito yung sinasabi mo na ano? Yeah! Philodendron Dark Lord! Manoy, gusto mo magpabakal doon sa guha? Nag-ano nga ako din, 50 pesos? Hindi. 100 kula na ni. 100. Kasi nung pinapapili niya ako, 50 pesos, sabi ko sa kanila lang. Kasi binigyan ako ni Adit nung, ay, nung may ligaya. Tapos, yan, philodendron silang tatlo. Nilagay ko lang dito kasi tatlo pa man lang sila. Ito yung green emerald. Oo, yan yung parang doon, yung malaki ko na doon sa may puno. Oo. At itong tri-star ba ito? Ang hirap mag, ano yan eh. Kabuhay? Oo. Madali ito mamatay. Ilang beses na ako nagkaroon nito, natutunaw. Tapos, matagal dumami. Pero matagal sa iba, dumami. Sa iba nakikita akong tataba. Malago. Oo. Mm-hmm. Yung ano ko bagay, yun yung mga collection ko. Ito pala Manoy, arurot pala. Ano naman, ano lang. Anong pangalan ito? Calathea arurot. Arurot? Mm-hmm. Yan yung ano niya. Iba ba yung nandun sa akin? Yung parang, di ba sa may daat na ang daming ganyan dati? Iba naman. Di ba sa may bilihan ng ano, gulay? Ito ba yun? Meron ako doon sa gilid eh, pero parang iba eh, kasi sumasanga siya na nababali na nga eh. Ganun yan, Manoy, katulad ko doon sa may puong kang kalagay. Yung lumalaki? Uh-huh. Ayun pala yung Calathea pala yun. Calathea yan, ngayon ko lang na-find out ko naman kahit. Parang hagik-hik? Oo, hagik-hik. Ito yung hagik-hik. Uh-oh. Doon sa ibang bansa, rare ito. Kasi ito yung Calathea, Lutea. Namumulaklak siya, no? Oo. Meron doon sa ilog. Kasi yan, Calathea din yan. Tinitingnan natin yung bulaklak na hindi natin ma-identify. Sana nga kinuha ko na rin. Oo. Yung Calathea. Tapos sabi nila, Adit, ay, may nakita kasi ako dyan. Sabi nila, iba yan, walang ganyan dito sa atin. Di ba ang kinaraan din, pumunta tayo? Kasi ito manay rare ito. Calathea Thai Beauty. Binigyan mo ko niyan eh. Tapos yung mga Calathea ko na yan, mayroon naman ako yung mga mga stable na buhay na nandoon na, di ba? Oo. Mga buhay na sa stable na yung mga Calathea. Tapos yung mga ano ko, yung mga variety ko din na mga snake plant, nandoon naman sa side. Oo. Yung mga ano ko. Snake plant? Oo, nandoon naman lahat sa side. Tara, punta natin. Sa side nila. Dito, Mari, nilagyan ko ito kasi nung maulan, lagi kami madudulas dito. Oo. Nilagyan ko ng halaman para hindi daanan. Kasi makakadisgrasya. Ano yung deposit? Oo. Siyempre man laglo mo. Nilagyan ko talaga ng ano para hindi siya maapakan. Ito man ang hiningi ko to. Iba yan. Iba yan. Oy, maganda siya. Iba yan. Iba yan. Iba yan. Ano? Calathea to? Ito? Hindi itong ito. Yan. Parang mga tugang kan eh. Parang cypress. Parang mga hawig sila. Parang crotons. Oo. Parang yun o. Ano-ano na yan. Tinatry ko lang dyan. Ito man. Di ba yung malaki na to nung una mong pag ano malaki na to? Oo. Naputol to ng bagyo, thankful na ako tumubo. Sa ilog. Mm-hmm. Ganda-ganda kaya nito. Tumubo ako. Parang yung sa yung crown ng mga ano. Tapos nandito naman yung mga ano ko. Mga snake plant ko. Diyan ko naman siya. Ang daming ano, variety ng snake plant ng Plantita Joy. Diyan ko na siya nilagay. Yung iba kasi hinig ko doon sa baaw. Oo. Oh, ang dami. Ilang varieties yan? Siguro nasa more than 10 na yan. Ang dami. Pero pinakamaganda parang ito kasi may kulay, no? Yellow. Ito kasi rin. White. Oo. Yung white, yellow. Maganda yung sa loob kasi ng bahay. Yun, sabi ko sa'yo, magpapahiya ako sa'yo kasi... Meron na pala ako mga tanim diyan. Kinat ko na lang kasi pag mainit, titintaran ko 'yan ng puti. Oo. Yeah, inaano ko na 'yan. Sa katatagal din yung ano, yung paso kapag pinipinturahan, no. Puti. Bakit dito ginawa ko? Oo, parang hindi halata. So, ayan na, yung magkakapatid yan, yung halos parehas lang yung mga steam nila. Uh-huh. Ito. Sabi mo, bibigyan mo ko nito. Ayun nga, hindi ka naman kumukuha. Ayan o, ang dami nga niyan, o. Nahihiya naman kasi ako. Yan ang ano niyan. Kambaga, dyan ko na lang siya. Yan, yung parang mga mag-isa-isa lang siya. Mm-hmm. Dinupo ko na lang din siya dyan. Tapos, nakita mo na yung mga collection ko ng cordyline. Hindi ko alam cordyline. Or tea plant. A tea plant. Uy, nakita mo ito, Manoy. Super ganda, di ba? Oo, yun yung inaano ko. Super ganda. Pagpasok ko lang dito, nakita ko na kagad yung ano. Ito yung mga kulyos ko naman na hinihingi kahapon.
itatanim ko pa yung mga kulis na yun, no? Manoy, super dakula. Kaya ka niyo. Ang laki-laki naman yan. Tapos double? Nahirapan ako yan magdala sa moto. Ako paano lang... paano mo nakuha? Sa kahoy? Sa kahoy yan doon. Kasi yung pinuntahan naming farm, malaki. Tapos marami mga puno. Ngayon, inaalis pala ito doon, tinatapon lang sa tabi-tabi kasi hindi na kailangan. Parang ano na lang siya, nakakasagabal na siya doon sa paglago ng kahoy. Ngayon sabi ko, napansin ko siya agad, sabi ko, sir, hindi ba po ito kailangan? Kasi pwede po ba siyang mahingi? Yung pinuntahan naman natin, binigay na sa akin. Anim kaming nagmotor. Ako lang ang may dalang ganito. Sinali ko doon sa motor. Ang layo ng tinambak. Almost 1 hour kami. Anong ginawa niyo doon? Naghanap kayo ng tuyo? Naghanap ng tuyo tapos talaga nag-u-ride para rin man. Oo. Tapos Manoy, naka-ano na, naka-ano na. Oo nga eh, na nagpagpagpasok ko pa lang dito, parang ang ganda-ganda ng pakiramdam ko kasi yung mga halaman mo napakaganda. Kumbaga, sinigrig ay nino ko na talaga sa by variety. So, ito naman yung mga variety ng alokasya. Oh, yan ang mga iyon na yung mga maliliit-liit lang na yan. Mga, alam mo naman yan, Manoy, yung mga iba-iba na yan. Tapos ito yung kay Manoy Adit na binili ko. Yung sa akin na ganyan, namamatay yata, hindi na nagdadahon. Sana wag naman, sayang. Ang laki-laki na eh. Tapos yung iba dyan, nilagay ko dyan. Oo. Ito yung kinuha ko din to para din ano. Oo. Ito Manoy, nakita ko to. Inapon sana din sa may luwasan, maringa ito nagdaba na. Ate-ate, inapon. Oo. Sabi ko, sayang, kunin ko na lang, hinugasan ko. Tapos yan, tumutubo na din eh. Sayang din eh, tinapon ko sa basurahan eh. Kasi hindi naman ano yan dito sa atin, parang damo lang. Oo. Parang nasasayin lang, kaya buti nga na... Buti nga kinukuha natin yung mga ano dyan. Kasi ganun din naman, papatayin din nila. So mas maganda gawin na lang halaman.